Dito kami ngayon sa hotel accommodation namin. Resort to. Dito kami sa Siargao ngayon, sa General Luna. Ang pangalan nung hotel namin ito, Isola Del Sole Villa. Pasok mo siya ganyan. Ang ganda ng lugar. Dito yung reception area nila. Ito yung reception area nila. Hi! Hello! Isola Del Sol Villas. Ito yung reception area nila. And then pagpasok mo siya. Mamaya pa yung check-in namin. So nandun lang kami sa waiting area. Buong villa to, ang room nila, ay ang price nila per villa is 1,800 per night. Minimum of 2 days yung pag-stay. Kaya kung 2 days kayo, 1,800 times 2 lang. Hindi sila nag-accept ng 1 day lang kasi usually yung mga resort dito, 2 days yung minimum nila. Mga ibang napag-inquire ko. Ito yung mga villas. Medyo maaga pa kaya hindi pa kami nakakapag-check-in. Pero nagtanong na ako kung anong villa kami. Villa number 3 daw kami. So, ito yung isang villa. Villa number 2. And number 3. So, dyan kami mamaya. Mamaya magro-room tour na lang din tayo. Okay. Ikot ko muna kayo. Ang ganda dito kasi kalmado yung buong lugar. Tapos solo mo talaga kasi ang lalaki ng mga villa nila. Sulit na for 1,800 pesos. Kahit 3 days kayo o 4 days, swak na yun. And then, yan. Ikot na muna tayo kasi hanggang dito na lang. Yan. And then, nag-rent na lang din kami ng motorbike. Dito na rin sa reception area ni nag-offer sila. Per day is 350 pesos. Minimum of 2 days din. If 1 day nyo lang gagamitin yung motorbike, ang rent namin is 400 kasi isang araw lang namin yung gagamit. Ngayon lang kasi sa mga susunod na araw ay nakatour kami. So wala kami dito. Mag-island hopping kami nun. Hindi namin magagamit yung motor kaya isang araw lang. So, 400 yung binayaran namin. Ano naman yan, oh. Ang ganda. Ang ganda ng araw ngayon. Ang ganda ng panahon. Tapos pa na tayo dito sa iba pang villa nila. Nandito na rin yung waiting area nila. Habang hindi pa kayo naka-check-in. Kasi 2 p.m. yung check-in time nila. Ito yung ibang villas. Ayan. Ito yung waiting area nila. Ayan, Island of the Sun. Yun yung Isola del Sol in English. Yun yung motorbike na narent namin. Ito yung waiting area nila. See? Super nice. Ganda, ganda. Tingnan nyo naman yan, eh. See. Wow. Ako tayo dun sa waiting area nyo. Yun si baby. Say hi. Local yan dito. Local. Galok ng surplus. Oh. Mura lang daw. Leave your slippers here daw. So, akyat tayo. Bimbi.
bags. And meron ding durian. Dalawa yung durian. Tapos malawak siya. See? Handa dito. Pwede kayong matulog habang naghihintay pa kayo. Tsaka, ganda oh. Ayun yung mga villa oh. Yan. Tayo sa taas kanina. Yung motorbike na na-rent namin. Diba? Sobrang ganda, diba? Super sulit pa. Mamaya pag kapag check-in na kami sa room namin, magro-room tour naman tayo. Para makita nyo kung maganda yung mga villas nila dito. Sulit yung 1,800 pesos mo. Diba na ulit tayo? Yan, nakapaalam ako. Kasi island girl tayo, dapat nakapaa. Meron pa pala mga bench dito. Yan. May water dispenser din. Ang ganda, ang tahimik ng lugar. Hi! Ang ganda, may swing pa. So, yun na lang muna para sa tour nitong buong resort. And then, mamaya, pag check-in namin, tutuloy ko na lang ulit kayo sa room tour namin sa pinaka-room namin. Okay, bye muna. Ayan, hi. Guys, so room tour na tayo. Nakapag-check-in na kami. So, it's 12:30 pa lang, pero pinayagan na tayong mag-check-in. 2 p.m. pa to eh, pero dahil nalinisan na nila, pumayag na silang mag-check-in na tayo. So, room tour ko kayo. So, ito yung villa namin. Yung binigay sa amin is itong villa number 3. Yan. Yan, room tour. So, iwan natin yung chinelas natin dito. Itong kinuha namin is yung may indoor kitchen. Kasi merong outdoor kitchen and indoor. So, yung indoor na lang yung kinuha ko kasi dalawa lang naman kami. Dalawa lang naman kami ni Billy. So, okay lang kahit nasa loob na yung kitchen. Ito yung view from terrace. Kasi meron siyang veranda dito sa harapan. Ito yung view. Kita nyo yan. Yan yung makikita mo. View. Tapos, yung kabilang villa. Meron ditong Cleopatra na upuan. And then, yan. Ayun yung hagdanan. So, pasok na tayo. Pagpasok mo pa lang, yun na. Pasok mo, yun yung kama. Then, dito sa right side mo, may hagdanan dyan. Sa left side is merong mirror. So, yun yung mirror. Ito yung main door. So, yun yung veranda. Tapos, meron siyang TV. Yun yung TV. And then, ayun yung bintana kanina. And then, akyat tayo dito sa hagdanan. Ito ay pwede siya pang apat na tao. 4 to 6 daw. Pero ang starting price nila is good for 218 lang. Pag nag-additional person na 400 pesos. So, may bed din dito. Kung apat kayo, okay. Dito, pwede dalawa dito. And then kung 6, mag-a-add na lang daw sila ng extra bed sa baba. So, yan. Meron na ding unan dito and kumot. Meron na ding
wall fan, and yan, meron ding bedside lamp, and ito yung view pag nandito ka sa taas. Yan. High ceiling din siya. Pagbaba mo ng hagdanan, may taong may batang nakikiinom. Ito na yung kama, may electric fan din, pero may aircon. Extra lang yung electric fan. Pag ayaw nyo ng aircon. Ayan, mayroon ding malaking mirror dito. Okay. Kitchen na agad. Ayan. Ito yung indoor kitchen, nandito na siya sa loob. Pero pwede din naman outdoor kitchen. Same din lang din yung presyo. Ito na lang yung kinuha ko kasi dalawa lang naman kami. Then, ayan. May ceiling siya. Ayan yung kanina sa taas. Loft pala yung tawag dito. Tapos, may dining table. May water dispenser. May ref. May kalan din and range food. Pwede na din kayo magluto dito. Walang bayad. It's kompleto sa mga gamit. Ayan. And then, ito yung toilet. And then, toilet nila. May hot and cold shower. Malinis. High ceiling din. Malinis yung toilet nila. Teka, saan? Yung shower nila. Okay, may towel na din nakasama sa bintana. So, meron din. Yan. Tapos, meron ditong door. Palabas. Sa likod to. May outdoor shower daw. Pwede kayong mag-shower kung galing kayo sa labas. Tapos, ito yung veranda kanina. Yung karugtong yung nasaan. Ito, kapitbahay na. Yun lang. So, pag dito ka galing sa labas, dito ka dumaan sa kitchen. Yan. Yan yung buong view. Okay. Nakuha namin to ng 1,800 pesos per night. Minimum stay nila is 2 nights. Usually, dito sa Siargao, 2 nights yung hinihingi nilang stay. Minimum yun. Nakailang tanong ako sa mga hotel nila dito. Usually, kailangan 2 nights yung stay nila, nyo sa kanila. Tas mga affordable lang din yung mga hotel dito. Parang common na nga yung 1-8 eh. Maganda siya. Maluwang. So, yun lang. Mas nalit tayo. Ito, pwede kayo tumambay. Yun yung view nyo. Isola Del Sole yung pangalan nung pinag-i-stayan namin. Mabait din yung mga nasa reception, yung staff nila. And, sobrang kalmado. Tahimik lang dito. Makakapag relax kayong super. So, yun lang for the room tour. Nakapag-vlog din ako ng buong full vlog para dito sa Isola del Sol. So, yun lang muna. Good morning, Siargao.